solo, un solo. Yes, tama, tama. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Buhay po kayo. Yes, tama, may yedit yan ha. Teka, tama, may yedit yan. Puro kasi nungulang ang pinagsakas sa pinamihan. Ay, nako. Susumpungan. Doon tayo sa katotohanan. Tama. Kasi sabi ko sa isa, nagtatanong sa akin, kung wala akong kalaban o kapakpe. Alam mo, kung ako'y nagsisinungaling, paano na rin nagsisinungaling sa mga parin? Diba? Yun ang pinakamasamang gawain ng isang Pilipino. Pagsisinungaling. Okay, maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Oh, sige. Di pagkat sa nags, sa inyo po rin siya. Kailan? Di pagkatapos na ang eleksyon. Lahat kita-kita po tayo. I was born 1959. So, paano 1959 po. Yes. Paano ko makikipagsinungaling? Kung ano ginawa ng Marcoses? Ayan, anong year po kayo pinanganak? 1959. So, 12 anos ako, na-declare. 12 anos ka ako. Yung ano, yung... Marcelo. Yes. Elementary ako, no? So, ano po yung masasabi mo? Kasi marami nagsasabi na marami daw namatay nung panahon ng Marcelo. Dahil, kaya marami namatay, mga salbahay sila, mga aktivista sila. Mga NPA sila. NPA. Bala ba sila sa gobyerno? Ang aking ama, nagtrabaho kay Madam Imelda Marcos. Kung gaano kapeet si Imelda, Madam Imelda Marcos. At Presidente Marcos, napakabeet na. Hindi ko sinasabi nakikinabang aking ama at aking ama. Pero ang katotohanan, mahusay magpamalakad ang si Nate Ferdinand Marcos, President. Ang kasi naging papel ni Madam Imelda pagandahin ang Pilipinas. Isipo natin. Ages lang nangyari. Eh, masok ang ano. Ages. Wala lang. Ang kasalbayinan pa ng mga past administration nasak-pasak pa nila na hindi dapat nangyari. Sabi ko po, ano, nung panahon daw ng Marcelo, nung panahon ng Marcos, ay hindi daw totoo na walang ano, mga loko-loko ba? Wala. Marami daw noon. Wala. Sorry, nagkakamali sila ng walang ano. Wala talagang loko-loko noon. At alas 10 pa lamang ng gabi, may haharaharang lasing, ulong! Lalagay talaga sa ano nila. Mga kanilang lalagyan ng ano. Wala noong mga rain. Wala noong mga umaabuso, mga masakit-masakit na yan. Wala. Nauso na lang yan noong 80s. Kaya napakasakit sa isang pamilya, sa isang pamilya na madali ka ng masakit. Pero noong panahon ni late President Marcos, wala niya. Kasaganaan noon. Tanong ko po, sino po ba yung nagpahirap sa ating mga Pilipino? Sorry. Hindi ako pwede manira ng mga kapwa nila. Ulit, tao na maghuhusga. Comparison lamang. Panahon ni Pangulo Marcos, panahon ng Cory Admiral. Tao na maghuhusga. Pero, sa nangyayari ito ngayon, ang magbe-benefits dyan, mga apo-apo ko, hindi maghihirap. Yun ang aking gusto para tayo. Ang pagsama niyo po ba dito ay... Voluntarily. Voluntarily. Yung patinatapos sa tama. Voluntarily. O, gumawa kami ng sarili na ang pagpapalala. May tanong ba po ko? Wala bang Gcash na pinalipad sa inyo na? Wala! Pero may Gcash kayo. Wala! Hindi, may Gcash kayo pero walang pinalipad. Wala! Wala ako ang record sa Gcash eh. Paano ko makakaroon niya? Pero meron ako nalaman sa Makinlupa, ano Gcash, nagre-reklamo yung mga nagbabaksin. Yung ano, mga ano ng baksin, yung mga tauhan. Tumanggap sila ng Gcash sa ayuda, 4,000 ang naka-ano record, 1,000 lang ang natanggap nila. Makinlupa yun, pero which is kami, kagabi niya. Kanino daw yun, ma'am? President. Pero Presneddy is a yellow turn.
member. Ikaw naman ay doon mas ganun kasi namamausap pa.